gulat ng mga mangingisda na pumapalaot sa West Philippine Sea gawing bahagi ng Ilocos Sur. Na nitong mga nakaraang araw, ang nakita nila sa dagat, hindi mga isda, kundi mga palutang-lutang na parcel. Sobrang takarami na kanang galing. At sa bawat kahon o pack na kanilang nakukuha, makakatanggap sila mula sa PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency ng reward na 5,000 pesos. Ang laman kasi ng mga parcel, milyong-milyong pisong halaga ng... Di namin akalain na ganyan ang laman. Sinabi nila na ganyan ang shabu. Shabu? Mas tunay tikidtot ko, sir. Saan nang galing ang mga ito? Baka lang galing China. Chinese kasi po yung nakalagay na pangalan. At bakit ang mga ito nagpapalutang-lutang lang sa dagat? Umaga ng June 24, ang grupo ni na Christopher, nangisda raw sila sa karagatang sakop ng bayan ng San Juan. 5 hours kami namingwit, walang kuha. Tara na, unti-unti na tayong pauwi. Pero habang naglalayag pauwi, nakita na namin yung lumulutang na yun. Nakasako siya. Yejay, pitudom! Para itong parcel na nasa halos 1 kilo ang bigat, ang laman nakabalot sa plastic na merong nakasulat at naka-imprenta. Merong sa ibabaw ng A168, may talaga Chinese character. May nakasulat din ditong Kai Yun Lee. At hindi lang daw ito iisa, marami pang ganito na palutang-lutang lang sa dagat. 24 packs na iuwi namin dito. Doon na kami nagkaka-interest. Ang hinala ng grupo nung una, dollars yung ibang bansa. Pero nung silipin nila ang laman, nagulat kami, puti na yung lumabas. Kala talaga namin yung sabon sa CR, ang sama ng amoy, maasim-asim na di muna maintindihan. Kinakabahan na kami, pumapasok na sa isip namin na droga kaya yan. Ang 24 na blocking na kuha nila sa dagat, agad nilang isinuko sa mga otoridad. Yung mga nag-test PDEA, nagulat kami, positive. Ang laman pala nito, bloke-bloke ng methamphetamine hydrochloride o shabu. Ang suma total ng lahat ng mga blokeng nakuha nila, tinatayang nasa 162 million pesos ang halaga. Meron pala kaming kinargang milyones. Dahil sa pag-surrender ni na Christopher sa mga nalambat nilang shabu, ang grupo nakatanggap ng pabuyang 120,000 pesos para sa 24 na bloke ng shabu mula sa PDEA na kanilang pinaghatian. Bukod pa rito ang 50,000 pesos na pabuya ng provincial government para sa bawat isa sa kanila. Kahit wala kaming huli noon, yung blessings na ipinalit, sobra-sobra na. Hindi lang pala sila ang nakakita ng mga palutang-lutang na hot item. Nitong June 27, malapit sa karagatang sakop ng bayan ng Magsinggal, dito pa rin sa Ilocos Sur, ang mangingisdang si Romel at ang kanyang pamangkin na si Ian, nakakuha ng 20 na bloke ng shabu. Kala ko po pera o pagkain, hindi na po namin binuksan. Nilagay ko po sa bangka, tapos diretso po kami ng isda. Nung nakabalik na sila sa Pampang, sumalubong ko yung bayaw ko. Iba, shabu yan. Huwag mo munang galawin. Itawag po natin kay Apo Kapitan para maimbestigahan. Ang 20 na bloke ng shabu na nakuha ni na Romel, nagkakahalaga ng 137 million pesos. At nung isinuko nilang mga ito sa otoridad, si Romel nakatanggap ng kabuuang pabuya ng 100,000 pesos. Sobrang laking bagay na po yan. Plano ko rin po magpatay ng sarili kong bahay. Pero kung sina Christopher at Romel agad isinuko ang milyon-milyong pisong halaga ng shabu na kanilang nakita, ang mangingisdang si Edgardo, aminadong nasilaw siya rito. Ang halaga kasi ng 18 na bloke ng shabu na natagpuan din niya sa dagat, tinatayang nasa 121 million pesos. Mahirap lang kami. Yung una kong naisip talagang itago ko at pagkatapos ibibinta ko. Pagkatapos, kapag may binta ko, ito yayaman ako. June
26 nung nakuha niya ang bloke-bloke ng shabu habang nangingisda sa karagatan ng Santa Maria. Ang duda ko, basura lang yon, kaya hindi ko pinapansin. Hanggang napansin din niya ang mga naka-imprenta na Chinese characters sa balot nito. Hindi ko naman mabasa. Akala ko ma-noodles yun galing sa China. At nung kanya itong binuksan, bakit puti? Hindi naman yelo ang kulay. Na-shock na. Shabu na kaagad ang nano ko. Nung una kong naisip talagang itago ko at pagkatapos ibibinta ko. Pero napag-isip-isip daw niya. Kapag interviewan nalang ako kung saan gagaling nung mga pera ko, anong sasabihin ko? Nandun lang ako sa laot, naghahanap buhay. Kaya si Edgardo, pagbalik ko na dito, isinurinder ko na lahat. Solo niyang natanggap ang reward na 140,000 pesos. Relax na ako na naisurinder yan para wala na akong kinakatakutan. Ayon sa pinakahuling pala ng mga otoridad, may 14 na magkakahiwalay na insidenteng may nakitang bloke ng shabu mula sa 7 bayan ng probinsya. Suma total, 91 na bloke na ng shabu ang nasa kanilang pangangalaga ngayon na ang halaga umaabot ng mahigit kalahating bilyong piso. Ang tanong, saan nagmula ang mga ito? Baka lang galing China po. Chinese kasi po yung nakalagay na pangalan. Sa barko siguro yung itinapong na sa dagat. Nababahala kami kasi bakit nandito sa dagat natin. Samantala, ang Ilocos Sur Provincial Police Office, patuloy pa rin daw ang investigasyon. Isa na tinitignan natin is galing sa mothership, tinapon doon sa baybayin ng West Philippine Sea para po may kukuha po doon na contact po ng nagbebenta ng droga. Hindi siya intended dito sa banda dito sa Ilocos kasi observation ng ating mga Philippine Coast Guard dahil sa water current at saka dahil sa ihit ng hangin, dito po napunta sa banda ng Ilocos. Ma-assure ko dito sa province po ng Ilocos walang mga shabu lab or whatever. Pagkatapos po na ma-turnover sa PIDEA, dahil wala naman pong na-file na kaso, ang gagawin doon for distraction po. Susunugin. Ayon po sa PIDEA, Kayun means luck in making money. Tapos yung naman Kaili, paghiwa-hiwalayin mo, bride price. Yung A168 na yan is probably yan po yung batch number siguro ng pagkagawa niyan. Or yan yung ginagamit na numero kung sino yung mga nag-produce niya. Kahit na nakikita natin na parang may Chinese marking, hindi siya definitive na galing China ito. Ongoing pa po yung pagta-translate kung ano po yung ibig sabihin. Dagdag paalala rin nila. Yung paggamit po o pagbenta ng droga, may kaukulang kaso na sinasampa natin sa kanila. Pwede po silang makulong kung ilang taon hanggang po habang buhay na pagkakulong. Ang lokal na pamahalaan naman ng Ilocos Sur, hindi hinihikayat ang mga residente na maghanap ng droga sa dagat kapalit ng pabuya. Kung ito ang sadyay ninyo para maghanap doon sa gitna ng dagat, don't do it. It's very risky and very dangerous. I think in the history of Northern Luzon or Region 1, this is the biggest recovery of shabu. Hindi dito sa Ilocos Sur nakuha, taga Ilocos Sur fishermen ang nakakuha sa West Philippine Sea. We are very fortunate. We have an honest fisherman and responsible. Samantala, nito namang Miyerkules, pinatawag ang iba pang mga mangingisdang nag-surrender nang na-recover nilang shabu para formal na bigyan ng pabuya. Hindi siya sikreto na yung main source ng drugs na pumapasok sa Pilipinas katulad ng synthetic drugs like shabu ay directly or indirectly konektado sa mainland China. Usually galing yan sa mga triads. Pero syempre, hindi mo naman yan mapapatunayan dahil lamang sa mga Chinese letters dun sa mga droga na nahuli. From July 1 of 2022 and ending May 31, 2024, PIDEA and other law enforcement agencies conducted a total of 71,591 anti-illegal drug operations. Ang resulta niyan is the arrest of about 97,445 drug personalities, of which 6,413
are high-value targets. When one uses shabu, naa-alter yung brain activity na yan at nagkakaroon ng excessive secretion of dopamine. Nagkakaroon ng disturbance in perception, in orientation, even in judgment. Naapektuhan yung liver, yung kidney, yung brain, yung heart. Walang magandang epekto ang paggamit ng illegal na droga. Hindi pa man malinaw kung saan talaga eksaktong nagmula ang mga bloke-bloke ng shabu na na-recover sa karagatan ng Ilocos Sur. Umaasa ang mga otoridad na matapos ang kanilang masusing investigasyon, lulutang at lulutang din ang katotohanan.